Hello Air Science! Welcome to Like a Tarot! Alamin natin kung ano yung sitwasyon ng mga Air Signs. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa iyo. Reminder lang guys na ang reading ko ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person o ikaw. Angels and guides, please guide us. Anong sitwasyon na mga air signs? Ang mga cards mo ay Three of Cups upright, Knight of Cups upright, at Page of Wands upright. Ang ipinapakita sa mga cards ay celebration. Iba-iba ito, pwedeng kasal, binyag, o kaya na-promote ka sa trabaho mo. Mga masasayang pangyayari na dapat mong ika-celebrate. At saka ang ilan sa inyo, yung mga kaibigan mo, isa-isa na silang nagkakaroon ng pamilya o nagpapakasal. Pero kayo ng person mo ay hindi pa. Huwag mong ihalintulad ang sarili mo o sitwasyon nyo ng person mo sa iba para hindi magkakaroon ng problema ang relationship nyo. At saka ipinapakita rin na ang ilan sa inyo ay may potential lover, kaya lang hindi lang isa kundi marami, na kailangan mong mamili ng isa lang sa kanila. At saka ang ilan sa inyo, na-enjoy mo yung holiday mo. At saka may someone na mabilis ma-inlove. Dahil doon, hindi niya alam kung yung nararamdaman ba niya ay para sa kaibigan lang o pang soulmate. Kasi itong person na ito, gusto niya yung mga lover na dumadaan sa kanya ay mapagbibigyan niya lahat. Habang ang iba ay pinag-iisipan kung dapat bang makapagrelasyon, kung ito na ba yung dawan, yung hindi ba agad-agad nagbibigay ng chance. Kaya ang naging resulta sa hindi tiyak na love ay sobrang pain sa makakarelasyon niya. Tsaka may person din na konting problema lang, give up na agad, na hindi niya pinag-iisipan na yun ang magiging dahilan para matuto siya at maging matured sa relationship. Meron namang person na mature ito at saka napaka-appeal. Kaya lang, ginagamit niya yung appeal niya para magkaroon ng one-night stand. At pagkatapos nun, nakuha niya na yung gusto niya, tapos na rin kayo. Pero meron ding person na matured. At saka alam niya kung paano makipag-negotiate. Yung hindi niya nagagalitin pa yung person. Kalma niyang hinaharap yung problema. At saka ang ilan sa inyo, yung person mo, mas gusto pang kasama yung mga kaibigan niya kesa sa iyo. Kaya nag-decide ka, hindi para sa relasyon niyo, kundi para sa sarili mo. Ang ilan sa inyo na bago pa lang ang relationship, itong card na ito ay positive card. Pero sa matagal nang magkarelasyon, hindi maganda yung third card. Bad sign iyan. Na ang ibig sabihin, walang progress yung relationship mo sa person mo. At saka ang ilan ay wala sa serious na level ng relationship. Ang bilis lumabas ng cards mo, tatlo agad. Ang mga cards mo sa kung ano yung dapat mong gawin ay Knight of Swords upright, at yung katabi naman ay Nine of Swords in reverse, at yung last ay Nine of Pentacles in reverse. Ipinapakita sa cards mo na may person na dumating sa'yo o darating pa lang na madrama at sisira sa mga plano mo sa buhay. Warning na card ito sa iyo na itong person na to ay trouble ang dala sa buhay mo.
at mahihirapan ka natanggihan or i-hate ang person na ito kasi nangingibabaw yung pagkagusto mo sa kanya. Napaka-aggressive ng person na ito at hindi siya marunong makinig sa sinasabi ng iba. At ang personality ng person na ito, hindi niya tinatago yung galit niya o temper niya. Kaya kapag nakamit ka ng ganitong person, iwasan mo ito. At saka ang ilan sa inyo, kung may oportunidad na dumating sa iyo, i-grab mo na ito kesa sa malagpasan ka ng magandang pagkakataon. Diba sabi ko nga kanina na may person na nagpapakita ng temper niya. Hindi siya masayang kasama. At may mga person naman na kaya hindi maganda yung trato sa iyo kasi meron siyang sama ng loob sa iyo. At meron ka namang person or manliligaw na gustong-gusto na ikaw ang kasama or magkaroon kayo ng relationship. Kaya lang sobrang seloso nito. At saka ang ilan sa inyo, yung person mo matigas ang ulo. Hindi siya marunong umunawa sa sinasabi sa kanya. Kaya ikaw, para sa ikakatahimik ng lahat, sumusunod ka na lang sa kung ano yung gusto ng person mo. Pero may ilan sa inyo na nagigising sa katotohanan na mahirap baguhin ang person na ito. Marami kang gustong simulan sa buhay mo na wala ang person na ito. Pero siyempre, sa umpisa, mahirap ito dahil marami ka ng chances na na-miss. Pwedeng person mo ito o ikaw na inuulit mo lang yung negative pattern na nangyari sa'yo sa past. Kung ganito yung sitwasyon mo, hindi ka pa pwedeng magkaroon ng relasyon sa iba. Kailangan mo munang ipahinga ang sarili mo sa love at harapin ang ibang bagay na pwedeng makapagpasaya sa iyo. Kailangan mong mahalin yung sarili mo at matutunan tanggapin ang mga pagkakamali mo. Maraming tao sa mundo at may iba-ibang ugali. Hindi naman lahat kapareho ng person mo. Itong last card mo, hindi naman ibig sabihin na kailangan i-focus mo na sa material na bagay ang buhay mo. Kailangan ng recovery or healing ng paunti-unti. Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo. Ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng financial problem, kaya yung relationship nyo ay naaapektuhan din. Ipinapakita sa cards na sa mga may karelasyon, kailangan ng teamwork sa relationship. Ang ilan sa inyo, wala namang problema pagdating sa financial. Yun nga lang, parang tingin mo, money can't buy happiness. Ano man yung sitwasyon na kinakaharap nyo, kailangan ng pahinga at balanse. Ang ilan naman sa inyo dahil sa kasipagan mo ay nakaka-attract ka ng mga lovers. At pumipili ka kung sino sa kanila yung pwedeng maging partner mo. Kaya lang nagdadalawang isip ka dahil sa masyadong malayo yung agwat ng edad nyong dalawa. Ang advice sa iyo ay piliin mo kung sino talaga yung totoong may feeling sa iyo. Ito naman ang mga cards mo para sa outcome. Ace of Wands upright, The Lovers in reverse, at Ten of Swords upright. Kahit hindi naging maganda yung relationship mo sa mga nakaraan, ay magkakaroon ng new beginning sa iyo. Ang advice ay maging masigasig ka sa mga oportunidad or chances na darating sa iyo. Tsaka magtiwala ka sa mga naiisip mong ibang solusyon sa problema mo. Dahil tama iyon. Warning sa iyo ang unhealthy relationship dahil lalo lang nai-stress ka. Tsaka yung pagmamahal mo sa person mo ay matatapos. Ikaw mismo yung magdedesisyon. Ipinapakita dito na may third person sa relationship mo sa person mo. At ang ilan sa inyo naisip mo na
mali yung napili mo at mali yung direksyon na tinatahak mo. Ang advice sa'yo ng mga cards ay magtiwala ka sa buhay mo ngayon at kailangan mo itong tanggapin. Kahit hindi ka pabor sa kapalaran na nakalaan sa iyo. Tsaka alam mo na yung sistema ng person mo, di ba, sa relationship nyo. Huwag kang paapekto sa emosyon mo. Kasi ito yung time na nasa mahirap kang sitwasyon at hindi ito ganun kadali sa inyong dalawa. Yung malaking pagbabago sa buhay mo ay hindi mapipigilan kasi ito yung nakatadhana. At saka yung mga problemang dumarating sa'yo ay matatapos din at mareresolbahan. Yung pain na nararamdaman mo, yan ang magtuturo sa'yo ng importanteng lesson at magkakaroon ng malaking improvement sa buhay mo. Sa health, hindi ko alam kung ikaw ito or may someone na malapit sa'yo na nasa risk yung health niya or condition. Ang ilan sa inyo biglaang nagkaroon ng illness, seryoso yung mga sakit na ipinapakita. Kaya kung may nararamdaman ka o nakikita mo sa family mo na nahihirapan sila sa sakit nila, kailangan nila na magpatingin sa doktor. Ang ilan naman sa inyo ay nagkaroon ng disease. Meron dito na hindi naman siya palalabas o pumupunta sa malayo, pero yung nakasalamuha niya, yon ang parating nasa labas at nakikisalamuha sa iba't ibang tao. Kumbaga, nakisalamuha ka or nagstay ka lang sa bahay mo, nagpasahan na lang ng disease. Kaya kung hindi mo ito nararanasan, maigi na ganun. Mag-ingat. At saka sa career, magkakaroon ng bagong business ang ilan sa inyo. At kung matagal ka nang may business, may mga bago kang idea para mapaunlad ang business mo. At saka sa mga naghahanap ng trabaho, magkakaroon ka ng trabaho na akma sa iyo. At saka ang ilan na naghahanap ng trabaho na may nangako sa iyo na ipapakilala ka, huwag mo itong asahan. Maghanap ka ng pansarili. At saka sa mga nakahanap naman ng trabaho pero hindi pa nakakapag-decide, kailangan makapag-desisyon ka na bago pa mawala ang chance sa iyo. Kasi ang ilan sa inyo, hindi naman yun talaga yung trabaho na gusto mo. Dumating lang. At ang iba naman ay naghihintay pa ng ibang oportunidad kaya hindi pa makapag-decide. Ang ilan sa inyo ay hindi maganda ang sitwasyon ng trabaho. Sa ngayon guys, kailangan matuto kayong makiramdam para makasunod kayo sa takbo ng buhay ngayon kasi ibang-iba na. Yun bang pareho na kayong nagtutulungan ng person mo para mapunan yung mga pangangailangan ng pamilya? Sa mga housewife, kailangan mo lang ng balanse kasi hindi mo naman pwedeng pabayaan yung mga anak mo na mas kailangan ng gabay. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Tsaka dalawa lang ang social media account ko, ang YouTube at TikTok. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ang mystical card mo ay beauty. Today, you are a curator of beauty. You are blessed with moments that let you know beyond a shadow of a doubt that all is well in the world. Peace. Just because some people are fueled by drama doesn't mean you have to attend the performance. Make your life a drama-free zone. Pamper. Self-care is a necessity, not a luxury. Alamin naman natin ang angel number mo. 999. Release what no longer serves you. Something needs to end. Let go of past.
Affirm, you are about to be happier than you've ever been soon. Affirm, yes. 444. Something very good is coming your way. Good news, good times, good relationship, good health, and many blessings. Type 444 if you are ready.